Another Thursday, another throwback Thursday for everyone. So on this video, we're going to share with you the inspiring story of Cap Joanne and Cap Kurt landed here in Canada as a permanent resident, of course, with the help of Capunity Canada, headed by our licensed immigration consultant, Miss Amelia Adam. I'm so excited to share with you the tips and the experiences of Cap Kurt and Cap Joanne from their application until they get their permanent resident application. So if you're ready, let's begin. What's up mga Cap? And we are here at Stanfield Airport. Pero syempre, alam mo na, magsusundo tayo ng mga Caps natin all the way from the Philippines. Ayan. Say hi! Ayan! Kumusta? Ayan, pagod pa. Pagod na pagod pa. All the way from? Philippines. Diba? Galing Pilipinas. And Cap, ano yung first name? Anong tawag mo? Joanne. Cap Joanne. Cap Kurt. Ayan. So, galing sila sa Pilipinas. And ilang oras yung biyahe natin? Ano yung layover pala ninyo? Hong Kong to Toronto. And then Toronto to Halifax. So far, kumusta naman yung port of entry natin? Kasi sa Toronto yung common na port of entry. How's your experience with the immigration officer sa Toronto? Actually, nahirapan ba kayo? No, napaka-easy lang ng ginawa namin. So, mm-hmm. Passport and then yung letter of introduction na. Mm-hmm. And then, hinanap lang sa amin is yung contract. That's it. No That's question. It. Hindi kayo nahirapan. Wala question. And then after nun, diretso na immigration. So wala nang ano. And then after ng immigration, saglit lang, mas matagal pa yung pagpila. Kesa sa interview. Uh-huh. And then after nun, ano na, kuha ng bagahe. That's it. Naramdaman mo na ba na nasa Canada ka na? Hindi ba kapaniwala? Hindi ba kapaniwala? Hindi ba kapaniwala? Ito na, nasa Toronto yes, na. Pero dati pag nasa eroplano ka, parang feeling mo nasa Pilipinas pa na. Kasi parang yung lugar nakikita na, no? Yes. Pero nakita mo na ba yung difference ng mga tao sa Toronto? Kasi di ba na marami ng mga Canadians? Kumusta naman yung ambience ng Toronto Airport? Mababait ba? Ayun, mababait yung mga crew staff. Uh-huh. And then may mga naka-encounter din kami Pinay na nagtatrabaho mismo sa airport. Mas welcoming, di ba? Pero ngayon na naka-apak kayo dito sa Stanfield Airway. Stanfield Airport po mga Cap is ito yung airport dito sa Halifax. Malaki ba yung difference ng Toronto Airport and then Halifax Stanfield? Maliit, malaki ba yung Halifax Stanfield? Actually, malaki yung difference kasi napaka-crowded ni Toronto. Sa Halifax? Halos kami lang. Kami lang. So, hindi po ganun kalaki ang Stanfield Airport or International Airport ng Halifax. But again, at least, you feel at home na ba? Pagdala mo pa lang ng Halifax. Actually, sa plane pa lang, hindi kami makapaniwala. Uh-huh. Parang ito na ba yun? Sa Toronto, medyo nag-ano pa kami. Parang, hindi pa rin makapaniwala hanggang sa makuha namin yung work permit. Yeah. And then makalabas kayo, makasakay ulit kami ng another plane papunta kay Halifax. So pagdating na pagdating nito, paglapag na paglapag ng plane, nagtingin ng kami. Kasi, nailap na pangarap natin. Enter na. Canada na. Ang kulang na lang snow, pero wag natin hingiin ngayon. Kasi, but again, eto na, no? Ramdam na natin. Mamaya, mas mararamdaman natin ang lamig. Mas legit na ang Canada. Malamig-lamig ng konti ngayon. Pero, now that you feel na eto na, nasa Canada na, ano yung mga tips ninyo sa mga Canadian dreamers din? Kasi, marami din nangangarap na pumunta dito sa Canada. Pero palagi namin sinasabi na Canada is not for everyone. There's an eligibility, there's a lot of requirements. But again, sa mga Caps natin, eto na, nandito na, kaapak na sa Canada, ano yung tip ninyo? Ako, as a main applicant, talagang pinurso ko talaga. Hindi ako umalis ng industry ko. And then, yun yung naging key namin para makarating kay Canada. So,
yun nga, yung requirements, kailangan laging kompleto, yes, legit. Yes. Dapat. Yes. So, yun yung pinaka-ano namin. Kaya ang bilis ng nomination. Kasi yes. Lahat ng requirements namin ready. Yes. Saka walang... no, syempre, andun yung mga anxieties natin. Yes, that's normal ay, naman. Ano, bakit? Ang tagal. Ang tagal. Yan, ilang yes. months na. Mm-hmm. Pero nung nakita na namin yung nomination, so eto na. Eto na. Wala, sunod-sunod na. Mm-hmm. Actually, yung nakita niya yung nomination, habol-bol talaga siya nung morning. Kasi nawawala namin ng pag-asa. Kasi mm-hmm. parang may mga nababasa kami sa mga page. Mm-hmm. Hindi mawala. Kasi mm-hmm. nagbago. Mm-hmm. Hindi lang nagbabago. Yes, yes. And exactly, speaking of nagbago, April 17 to be exact, mm-hmm. nagsara yung program mo. Tapos, diba? Mm-hmm. biglang lumabas yung sa amin. Diba? Yung work permit. Request. Ng passport. Mm-hmm. So parang, eto na. yung mm-hmm. lahat ng kaba namin, takot namin, depression. Mm-hmm. Biglang nawala. After yung sunod niyo. Sunod-sunod na. After mag-biometrics, mm-hmm. passport request, dire-diretso na. Ito na. Diba? Diba? Ito na. Within 1 month ng application. Pero alam natin na yung paghihintay sa wala, di ba? Yung talagang waiting for forever. Parang may hinihintay ka ba? Ito yung pinaka-challenging part sa mga Canadian Dreamers natin. Alam natin yan kasi ako din, nag-process din ako ng papel. Yung naghihintay ka na meron ka bang hinihintay? Di ba? Yun ang nakakatakot. Yan din ang nakakatakot. Paano kayo nakakope up doon? Always pray. Yeah. So yung talaga araw-araw, simula umaga, gabi, iyak. Yeah. Yun, habang nagdadasal ka, umiiyak ka na. God, Lord, this kung eto na yon, ibigay mo na. Hindi lang para sa akin, para doon sa buong pamilya. Absolutely. Tsaka, yun niya, syempre doon sa team nila, Kap Joey, tsaka ni Maomel. Thank you so much. Kasi hindi kami sinukuha na replyan kami. ano yung mga kulit namin. Yung pangungulit namin talagang time to time. Mm-hmm. Pichila was mag-message kami. Mm-hmm. Talagang mangi kami ng Zoom meeting. Mm-hmm. Binibigay naman kaagad talagang yung support ng buong team para makarating din kami dito. Correct. Yung support talaga. Hindi din ako makapaniwala na ganun yung support na nakuha din. And shout out kila Miss Mel sa immigration. Alam nyo na yun. Kay Kap Alvin. Kap Alvin ang madalas umano sa amin. Mm-hmm. Kasi Mama May. Yes. Shout out sa inyo. Sorry ka na, no? Alam nyo na yon. But again, sabi nga namin, hindi kompleto ang Kap Unity kung wala ang aming mga team. Siyempre, shout out sa inyo. Especially for our immigration team na talagang natulong-tulong para ma-achieve yung ating Canadian dreams, di ba? Pero may pinaka-importante yung kailangan yung tandaan is you need to be eligible and kailangan mo kompleto yung mga documents kasi hindi din namin na ipaprocess kung wala kayong documents, yes, di ba? So right now, for them, sabi ko, nag-take kayo ng action, nag-trust kayo. Hey Lord, hindi lang sa community. And now you are here, di ba? And I think that's one very powerful tips for everyone that are dreaming. Kompletuhin yung papel. And you cannot complete the documents if you're not properly informed. Di ba? Kasi kung hindi ka naman informed, tamang information, paano ka makakapaghanda? So, I think that's the number one. And thank you very much for sharing, di ba? And most common question, ano ba yung pinaka, ayan, kasi ito yung mga caps natin eh, pinaka reasons nyo why you want to immigrate to Canada? Unang-una yung sa work, talagang sa akin work, and then yung pangalawa yung education ng family. So, mm-hmm. yung work dito is, mas nakikita namin, may, mm-hmm. Tawag ito, may future. Mm-hmm. Baga, may mas makikita kami mga promotion, mm-hmm. ganyan. And then sa education naman, syempre number one talaga mm-hmm. sa mga bata. Yun lagi yung inclusive. Absolutely. Canada is... system, yung healthcare system mm-hmm. na maganda. Oo. Yeah. Yung kasama ko yung buong pamilya. Exactly. Exactly. Kaya talaga mas pinush ko talaga si Canada. Kasi you have the opportunity gaya po sa inyo. Yeah, nandito kasama na! Ko. Kasama na! Oh. Diba? Oh, yeah. Saka yung mga kids, di ba? Soon, di ba? Nandito na. But anyway, that's it for tonight. Thank you very much for watching. And sa nanonood, ikaw na nanonood right now, soon, nandito ka na rin, ini-interview namin, makasama ka dito sa Halifax, Nova Scotia. That's it for today. Maraming salamat.
And thank you very much, Cap Kurt and Cap Joanne, for sharing your stories and inspiring all our Cups that is dreaming here in Canada. And if you're watching right now, I want you to comment below, what is your dream? And what's your reasons why you want to immigrate to Canada? I want you to comment below in the comment sections, what is your reasons why you want to immigrate to Canada? For Cap Kurt, immigration ready is the key to success. And that's why before I end this video, I want you to comment below immigration ready, and I'll send to you directly the link of our free webinar. Because if you want to be immigration ready, you need to be fully equipped with the right information. And with you, if you have the right information, then you can plan your Canadian dream. So for us, Pumakap, we are inviting you to join our free webinar and learn what are the preparations, what are the things that you need to do to achieve your Canadian dream. Simply type in the comment section, immigration ready, and I'll send the link directly to your private message or to your messenger. That's it for today. Thank you very much, and see you here in Canada.